Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinapag. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin sa tulong ni Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihang lahat ang ating mga naging kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw ng iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkaloban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang Ehipto'y nagkaroon ng ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas pa kaysa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan para mapigil ang kanilang pagdami. Baka tayo sa lakayi ng ating mga kaaway at umanib pa sila sa mga ito, at pagkatapos ay umalis sa ating lupain. Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng Faraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Ramises, lungsod na tinanggalan ng pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinisikil, lalo namang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kaya't sila'y kinapuutan at kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita'y lalong sinikil at pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Iniutos naman ng Faraon sa mga Ehipsyo na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang na mga Hebreya at bayaan na lamang mabuhay ang mga babae. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Salmong Tugunan, sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoon Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulunan ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami noon natangay nitong agos, naanot sa karagatan, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy, nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, ang puon ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad natin, ibong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya, nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa puon nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang inusik, sagang paspas ng bait, pagkat may kakamting langit. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. At ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap ng isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng radyo ng Archdiocese at ganoon din sa Facebook ng National Shrine at sa inyo pong lahat na naririto. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, no? Sabi ni Jesus, huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Mabigat, ano? Mabigat ang sinabi ni Jesus, ang dala niya'y espada, ano? Hindi kapayapaan, no? Tabak ang kanyang dala. Ano ang ibig sabihin ni Jesus dito? Bakit ang kanyang dala ay tabak? Ito'y mga panghuli ng panalita ni Jesus, mga pahuli na niyang sinasabi sa kanyang mga alagad, yung binibili na niya ang kanyang mga alagad ng mga dapat gawin. At ito isa sa kanyang mga sinabi, ano? Ang dala niya'y tabak, hindi kapayapaan. Una, ano bang ating idea ng kapayapaan? Minsan tayo, lalong higit sa panahon ngayon, para sa atin ang kapayapaan, minsan, pag ikaw ay komportable, no? Yung ikaw ay self-satisfied sa nangyayari sa iyong buhay, payapa ka. Ramdam mo, payapa ka. At minsan ang iyong mga ginagawa sa iyong buhay na alam mo namang ikaw ay nasasatisfy sa mga pinagagagawa mo, ayos ang tulog mo, wala kang pakialam sa iba, payapa ka. No? Tayo naman ngayon ay walang gera. Ano? Kaya para sa atin, yung self-satisfaction, tayo payapang payapa. Pero, nakakalimutan natin minsan yung danger noon. Yung payapa ka lamang, ano yung ikaw ay nalulugod lamang sa iyong sariling mga pinagagagawa na nakakalimutan mong marami ka namang naapektuhan at marami ka din namang napapabayaan dahil lamang ang gusto mo ay sarili mo lamang kaluguran. Halimbawa, napapabayaan mo ang iyong pananampalataya. Napapabayaan mo ang iyong pamilya, no? Dahil nga lamang sa idea mo ng payapa ka ay yung satisfy ka sa iyong buhay. Yung pakiramdam mo ay komportable ka sa iyong sarili. At pagka ganyan ang iyong idea na ikaw ay ng iyong kapayapaan, talagang ang dala ni Jesus sa iyo ay tabak. Pagka napapahamak ang iyong pananampalataya, napapabayaan mo ang iyong pananampalataya, napapabayaan mo ang iyong pamilya, napapabayaan mo ang iyong pagmamahal sa Diyos, sadyang iwawak siya ni Jesus. Ano? Kaya ang Diyos, gagawin ng paraan, ano? Ang gamit niya'y tabak, ano? Para alisin ang lahat ng iyong maling idea ng kapayapaan. No? Mapansin ninyo, ano, talagang lilinisin ka ng Diyos. Ano, ipupurify ka ng Diyos sa lahat ng iyong mga intensyon, maging malinis ka lamang. Ano? At mapansin niyo dito, tingnan ninyo, sabi ni Jesus, ano, ang mga magulang, ano, masigit para kay Jesus ay ang ating relasyon sa Diyos kaysa pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak, ano, mag-aaway-away, ang ang buong pamilya, no? Para kay Jesus, ano, mas mahalaga unahin natin yung ating relasyon sa Diyos, no? Pag ang iyong relasyon sa Diyos ay ayos, ibig sabihin, hindi ka nagawa ng kasalanan, ano, mas magiging maganda rin ang iyong pakikitungo sa iyong buong pamilya. Kaya pag ikay nagdadasal, ano, kaya pag ikaw ay maayos ang iyong pakikitungo talaga sa Diyos, magiging maayos din ang iyong pakikitungo sa iyong buong pamilya. Ano? Nakatuwa nga sinabi dito, ano? At ang kanyang ina, at ang manugang na babae, at ang kanyang biyanang babae, mag-aaway. Sabi ko talagang ito pala'y biblical. Ano ho? Hanggang sa talagang panahon pa ni Jesus, talagang ito pala'y nangyayari. Ano? Kaya pag talagang hindi maayos ang iyong relasyon sa Diyos, mahirap ayusin ang relasyon sa pamilya. Kaya lagi sabi ni Jesus, unahin ang Diyos. Ano? Unahin muna ang Diyos. Ano? Pagka hindi ayos ang iyong pakikitungo sa Diyos, ibig sabihin ay ang inuuna mo'y kasalanan,
ay yung pagiging busy sa mundong ito at yung hindi pagiging available sa Diyos, sadyang ang hirap magkaroon ng isang magandang pamilya. No? Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, mga bagay na ating nakita ngayon, una, alisin natin ang mga bagay na alam natin, yung maling idea natin ng kapayapaan, yung pangsarili lamang na satisfaction. Bagkos, buuin natin ang ating pamilya. No? Buuin natin ang ating pamilya. Sabi nga ang ating relasyon sa ating pamilya ay ating unahin. Ano? Pagka yan ay wasak dahil sa mali ang ating halimbawa, marami kang kasalanang pinapasok, talagang mawawasak ang pamilya mo. No? Kaya pag ang kasalanan ni inalis mo, at si Jesus talaga'y gagawa ng paraan para alisin yan, ano? Para maging maayos ang iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos, no? Ang Diyos talaga'y gagawa ng paraan dahil mahal tayo ng Panginoong Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano, sa banal na misang ito, inyong isipin, ano kaya yung mga bagay na gustong alisin sa akin ng Diyos ngayon? Dahil ang mga bagay na ito ay nagpapahamak ng aking relasyon sa Diyos at sa aking pamilya. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumigha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan. At tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sagipin at palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen, na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan.
dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo,
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihaniya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal ang mga ako ng katawan ni Kristo sa buhay. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. At kaligtasan. O Diyos, ikaw ang aking kaligtasan, na sa iyo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muot at tanggol.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa Diyos lamang mapapanatan ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at na Yesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay isinagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid nitong main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa ating pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo tigit sa osteria. Amin din pong pinaalala na huwag iwanan ang inyong mga kalat sa inyong mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance na tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, bahagi ng layuning pagpapaunlad o ad experimentum ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito.
Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ika-anim, sa darating na Webes, July 20, ay magkakaroon ng pagsasama-sama dito sa atin ng mga bumubuo ng mga dambana at basilika ng Arsidiocese ng Lipa. Kaugnay nito ay sa ikapito ng umaga at ikalima lamang ng hapon ang mga misa sa araw na iyon. At sa darating na 23 ng buwan, ito po ay Linggo, ay araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing masses at healing liturgies na may pagpapahid ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Amin din pong ipinaalam sa lahat na mamaya ay pansamantalang walang muna tayong banal na oras sa 8 ng gabi. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Mari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularanawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo na't ipahayag Kanyang pagaling at habang, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian.